ako sa akin natin! Papatayin ako! Dito na! Dito na! Ayokong mamatay! Sa gitna ng takot at tensyon sa loob ng kwarto, nagawa ni Joanna na makapag-chat sa asawang si Anjo na noon ay nasa trabaho. Chinat ko po yung asawa ko na tulungan mo po kami kasi baka hindi mo na kami maabutan dito ng buhay. Tapos yun po, yung asawa ko, nag-chat dun po sa may-ari ng bahay na tulungan daw kami. Sa kabila ng matinding takot, nagawa pa raw ng biktima na mag-chat sa kanyang asawa na siya namang kumontak sa kanilang landlady at siya namang tumawag sa mga pulis para humingi ng tulong. 10:45 ng umaga, naiparating sa tanggapan ng Baseco Police Station 13 ang insidente. Hello? Hello, Chief. May report po ng hostage taking dito sa Baseco. Ganun ba? Sige, i-alarma ang SWAT team. Pupunta tayo ngayon din. Paano sa nagsimula yung trabaho po ng Baseco Police sa pagkakataon yun? Around 9:45, yung ating desk officer naka-resibo ng telephone call. So immediately po, inalarm mo natin ang buong Baseco Police Station. Nag-procedure kagad doon yung PCP commander to cordon the area ho. Humingi po kami ng assistance ho sa ating district special weapons and tactics, yung ating DMFB, at yung ating chief mobile to respond ho in this kind of scenario. Agad na nakarating ang mga pulis sa pinangyayarihan ng krimen. Ayon sa hepe ng Baseco Police Station 13, hindi biro ang insidente ng hostage taking. Nasa yung hostage taker? Nasa second po lang, sir. Pinakausap ng kasama namin. Paano po yung naging utos niyo po on the ground sa ating mga tao? Number one po, yung mga pulis po natin, in-instruct natin na i-cordon mo yung area, i-cordon. Yung mga walang participation ng mga residente o ron, pinalayo po natin yan. Pasok, sir. Pasok, pasok. Walang puputok, ha? Walang puputok. Walang puputok. Walang puputok. Walang puputok. Walang puputok. Ako nang bahala dito.